Yan, yan na ba? Yan, okay na. Mag-valor muna tayo. Ano yun? Oil na. Oil. Yan o. Valor. Valor. Para saan yan? Pampalakas ng loob. Palakas ng loob? Hiya ako eh. Tapos saan nilalagay dito? Okay ah. Lakas na ng loob ko. Hindi totoo yan. Alright. Okay. Sa game na. So, welcome back sa Writing Our Story TV. Ngayon, i-share namin sa inyo ang naging COVID journey namin dito sa bahay. Specifically, ni Ryan, ang aking husband. During the first wave of the pandemic. So, just sit back, relax, and enjoy. Okay. So, since magde-declare na ulit ng lockdown or ng national restrictions dito sa England, starting first week of November, I think this week, until first week of December. So, 1 month. We find it relevant and useful na i-share namin sa inyo what we have gone through during those first wave of the pandemic. Specifically, that we have personally experienced having the virus here within us at home. Yes. So yung asawa ko, medyo hesitant nung una, pero after some time, he had this confidence to share this testimony na he survived the virus and that through prayers and proper precautions, talagang masasurvive natin ang virus. Yes. So, in addition to the national restrictions, so, sa lockdown, kailangan na namang mag-stay at home. We need to stay at home. We must only leave for food, medical reasons, exercise, education, or work. So, since we are all frontliners here at home, yes, we are still obliged to go out and to work. We cannot work from home kasi hindi naman ganun yung nature ng aming work. Yeah. And we must avoid travel unless essential. So, yun nga. Just for food, medical reasons, exercise, education, and work. Yeah. Alright, so, start natin yung mga signs and symptoms na naranasan ko during the first wave. Unang symptoms is headache. Yan. So, it's not only normal headache na nararamdaman natin. It's like, something is pushing your head. Temples. Tempo, yeah. Na talagang masakit siya. So, it lasted for like, how many days? 3 days. Pero that, during the first time na nag-headache siya after ng night duty niya, I was still at work. And during that time, I was still in a care homes dito sa nearby, dito sa ano namin, borough, malapit. So, he texted me and he told me, I was experiencing mild symptoms. I'm having headache. So, sabi niya, magpaalam ka na kaya dyan kasi vulnerable din yung mga hinahawakan naming residents, mga elderly and vulnerable. So, sabi niya sa akin, para mag-ingat na rin tayo, you might be a carrier. So, wala naman akong symptoms na nararamdaman. But before that, dahil nga sunod-sunod yung naging duty ko sa homes during that time, nag-off sick na ako ng 4 days. Parang colds and body pain kasi halos wala akong off that time. So, hindi ko naman naisip na symptom siya ng COVID.
Pero yun nga, so pagkasabi niya sa akin, better magpaalam, ask permission to your supervisor, to your line manager about my case, yung case nga niya, that he is having mild symptoms of the virus. So what I did, I right away told them, my deputy and my manager, and I was about to be doing a long day, and since after pa kong masabi yun, pinag half day na lang nila ako. So umuwi ako, and yun, so nakita ko nga siya, so galing siya sa night duty noon eh, so tulog. Pero I hindi ko na realize that that is too serious. I did not realize it was too serious because I never thought makikita ko yung mga susunod na mga ano sa kanya. So ako din is hindi ko akalain din na ano na pala yun, parang signs and symptoms na siya, kasi hindi naman ako nagkakasakit ng for the past 4 years, 5 years na ganun. So after 3 days nga, lumabas na din yung second symptoms, which is the body pain. So alam mo yun, yung parang tratrangkasuhin ka, yung mga joints mo dito, yung mga kamay, parang medyo mahirap siyang igalaw, tapos yung parang masakit, parang ano ako, yung fatigue na tinatawag ba? Body weakness, ganyan. So and if I remember it right, that afternoon of the third day, nag-fever na siya. Third so, day? Hindi pa. Oo, yan o. Hindi pa third day. April 3. So, hindi pala. Yeah. So, sorry. Kurado. Hindi pala ako. Katawa niya pala yun, hindi pala sa akin. Tapos yun nga, yung pang fourth day is yung body pain. So, it lasted for... Ano yun? May kasama pa rin yung headache, so hindi siya matanggal. And then sinundan siya ng body pain, yun nga. Pang fourth day yun. So lasted ng another three days. So yung pang seventh day yun na. Doon na ako nagkaroon ng yung pangatlong symptoms is fever. Yun na. So ang ginawa namin I monitored his temperature. So, yung pinesting, and your first temperature, ano yung first was... temperature ko? Nirecord ko yun eh. Sa note ko. Your first temperature was... 7 PM yun. 37.9. So, 37.9. So, ano agad yun? Mapula. Mapula yung ilaw. So, nagkatingin na kami ni mama. Normal is 36, di ba? Hindi ah. 37. Pag nag 37.8, medyo mataas na. So, nga. Medyo ano na ako, above the normal, ano. So, 37.9. So, parang nagkatingin na kami ni mama and nagpanik na parang, tapos, after ano. Puntagad ako ng banyo. Umuagad ako ng cold compress and ano, ng wet washcloth para maibsan yung ewan init. Ko, parang, kasi hindi naman, nung kinapa ko siya, normal naman yung init, magkasing ano, init. Pero, ano. Yung pang-test kasi, hindi naman ano yun eh. So, talagang binibigay naman niya yung tamang temperature. Ganun. So, after 2 hours. Oo. After 2 hours. Ito na, after 2 hours, pinunas-punasan ko pa rin siya. Nagulat ako kung ano yung naging next temperature niya. Naging 39. 39 na siya. So doon na kami, doon na kami parang, nagpanik. Oo. Doon kasi, na kami nagpanik na, ito na nga siguro yun, baka... Hindi na siya mild symptoms eh. Yun na yung ano niya eh. Yun na yung talagang severe symptoms na. Severe symptoms na ng COVID. Taas. So, ang ginawa namin, tumawag na kami sa first care. Dito kasi, pag may sakit ka, hindi ka na makakapasok the following day, kailangan mong tumawag sa first care or yung parang employee health hotline ng employer buong mo ng buong NHS government yun. Hospital na inform mo na hindi ka makakapasok sa trabaho the following day if you're not feeling well. Tapos tatanungin nila kung ano yung mga reason mo, tapos ang gagawin sila na magi-inform sa supervisor mo na hindi ka makakapasok. So dapat tumawag ka before 1 day
one day before. So 24 may hours. Notice, may notice ka para makapaghanap sila ng magre-relieve sa iyo or para hindi ma-compromise yung work nga the following day na hindi ka makakapasok. So yun ang ginawa namin. So tinanong nga nila yung mga symptoms ko. So sabi ko I have headache, body pain, and then this one fever, sabi ko sa kanila. And then yun nga. Tapos nung sumunod na araw na yung bali yung temperature ko is nagfa-fluctuate siya. Eh. So the pero following nung gabi na yon, yung first night na yon ng fever niya, hindi ko talaga siya tinigilan. Every hour pinupunasan ko talaga siya ng wet wash cloth na malamig yung tubig. Mm-hmm. Para lang mapababa, matulungan ko yung body system niya na mapababa yung temperature niya. So the following day, so pang 8th day na yon, pang 8 araw na may sakit na ako. Meron pa rin yung ano, yung headache, body pain, and then the fever. And then the following day, the 4th symptoms appear na sa akin, yung dry cough. So parang tinatago ko pa sa kanila, dinideny ko pa sa kanila. So, parang gumaganong ako. Pero nararamdaman ko, makati na yung lalamunan ko. So tapos parang mabigat yung ano ko eh, yung dibdib ko sa kalikod ko eh. So during that time, pero parang dinideny ko pa rin sa sarili ko. Nung time na yon, hindi niya pinapakita sa akin na inuubo siya. Yeah, parang pinipigilan ko yung ubo ko. Tapos pag pumupunta ako sa CR, doon ako umuubo. Eh naririnig naman pala nila. Naririnig ko pa rin. Naririnig ko pa rin kasi katapat lang ng room namin yung CR. Yeah. So pagbalik niya, tatanungin ko siya, kahit mapula-pula yung mata niya, tatanungin ko siya, totoong ubo mo ba yun? O in-exercise mo lang yung dibdib mo? Sabi ko naman, in-exercise ko lang. Oo, kasi may cousin siya from America. Hello ate, hello sa inyo dyan. Yes, hello sa Las Vegas. Oo, so right there and then nalaman namin na may mild symptoms going to moderate nga. Inaalam na rin namin sa kanila because they are nurses there, so they know better. So, sabi nila, i-exercise din daw yung chest kahit daw hindi inuubo. I-exercise yung chest to cough para when the time comes na talagang inuubo ka, alam nung chest mo yung gagawin niya, hindi siya mabibigla. So, tinatanong ko siya during the time, pagbalik niya dito sa room, totoong ubo mo ba yun? Nagpa-practice ka lang. Sabi niya, practice lang yun, ano lang yun, exercise lang yun. Pero yung totoo na pala nun, ang yung, totoo na pala talaga noon, talagang dry cough talaga. Na dry cough. Kasi rinig ko yung, ganun yung ubo eh. Hindi lang siya yung ubo na maplema eh. Walang plema, pero parang ramdam mo na mabigat sa dibdib. Eh, so, nandito ako sa room namin, rinig ko. So yun nga. Kaya pala yung mga elderly people na tinatamaan nito is most of them, hindi nakaka-survive kasi nga dahil din sa dry cough. Yung tuloy-tuloy kang nagde-dry cough tapos yung parang hinahabol mo yung you're catching your breath para ano para magkaroon ka nga ng oxygen sa katawan. So yun very hard sa mga elderly people kasi nga mahina yung ano nila, baga na nila. So luckily medyo bata-bata pa tayo saka siguro nalabanan din ng immune system ko. Tapos how many symptoms na yung nasabi ko? So headache, body pain, fever, dry cough, and then nasa panglima na tayo. So sumabay na yung ano, yung diarrhea. So hindi siya common symptoms, pero nag-appear siya sa akin. Parang 2 days ba o 1 day lang naman? 2 days ano? 2 days din na nagka-diarrhea ako. So those are the 5 symptoms na sa tingin ko is gusto kong ma-share sa inyo na baka mangyari lang din, wag naman sana, knock on wood. So para aware lang kayo so those 5 symptoms na baka COVID na ito sa ano nyo yung ganun, di ba? And depende sa body system nyo. Mm-hmm. If it happens simultaneously or one at a time or one and then another will come kasi yung sa kanya nagsimula sa una and then nadagdag after kumbaga, several days nadagdagan ng isa pa nadadagdagan siya. Tapos after some day ulit nadagdagan ulit. So may iba naman sabay-sabay talaga.
yung yes. dating ng fever, body pain, or minsan nauna ang fever, tapos ganun. So, hindi para parehas. So, ito, based on my personal experience po ito. Mm-mm. So, yun nga, yung fever, it lasted for 4 days, di ba? Four days based on, based on our records. Parang April 2 hanggang April 5. Yan. 2, 3, 4, 5. So, 4 days. So, after ng 4 days, nawala yung fever, pero nandun pa rin yung cough. Ang matagal yung, mo yung cough eh. Yeah, matagal yung cough eh. Kasi nakabalik na ako ng work noon is may konti pa. Yun ang matagal, dry cough na matagal. Hesitant pa nga siyang bumalik noon kasi. Yeah. Pero kailangan kaya lang kulang na rin sila ng tao kasi some of his colleagues were also on sick leave na dahil nga nagkaroon din ng symptoms. So wala siyang choice, parang uubo-ubo siya. Nandun siya sa ospital. Nakakahiya pa naman niya. Pinagaano nga ako ng mga kasamahan ko noon. Oh, so you came back to spread the virus, sabi sa akin. Tawa na lang kami ng tawa eh. Pero during that time, itong pagbalik na lang din niya at namin, parang pag nagkakakwentuhan na lang ng mga experience, parang halos lahat din sa hospital, ganun din yung naranasan, nag-isolate din. Kasi nga, syempre, talagang... Yung isolation natin, it took almost one month. Yeah. So, more than 3 weeks siya. So, bali, April 12, pang ilang ano na yan. So, from March 27 to April 12, ilang ano yun. Parang ano, ang count natin, 10 days after nung fever mo eh, nung first ano mo. Yeah. So, April 12, tumawag yung hospital namin sa akin, yung HR. Doon ako, kasi nung ina-update ko din yung first care eh, yung hospital about sa symptoms ko, ganyan. So, alam nila, natatrack nila yung record ko. So, ibinook nila ako ng swab test. Binook nila ako ng swab test. Tapos tinanong nila kung sino yung mga household na kasama ko na may mga same symptoms. So si Mrs. noon, wala siya ni isang symptoms eh, kasi asymptomatic siya. So si ang sinama ko sa swab test is si Mama, yung mother ko, and then si uncle ko saka yung tita ko. So apat kami na nagpunta sa swab test, and then yun nga, after 2 days, lumabas yung result. So, ako yung unang nakatanggap. So, parang ready na ako, yung result is positive. So, positive kasi nga. Kasi impossible so, naman maging sa inyo negative yung, pa yun, diba? Kasi... Papakita ko sa inyo yung result dyan sa screen. So, yung result ng swab test ko. So, yung si mama and uncle is negative sila sa swab test. Me and my aunt is positive kaming dalawa dito sa household na to. So, yun lang. So, may add ka pa. Oo. So, alin pa nga ba? So, during those experience, may mga nagsabi sa akin, kasi syempre, may mga napapanood kaming videos, testimonies, or may mga advice na kapag may symptoms nga, as much as possible, layuan mo, or dapat mag-isa lang sa kwarto, kung kakain, hatdan mo lang, ganyan. Pero ako, hindi ko, doon sa mga times na nagka-symptoms yung husband ko, hindi ako umalis ng kwarto. Doon din ako natulog. Doon din ako, kasama ko siyang kumakain. Hiniwalay ko yung utensils namin, dito kami kumakain sa room. So, hindi na ako lumalabas. Hindi siya lumalabas. Ako lang yung pupunta sa baba. Luckily, dahil nga lahat, during those times na may symptoms yung isa, dito kasi pag may symptoms yung isa, lahat na sa household magko-quarantine. So, they are also not allowed to go to work. Kasi baka within 14 days, maaring lumabas sa kanila yung symptoms. So wala, hindi kami lumalabas sa kwarto, yung mga pinsang ko hindi rin lumalabas sa kwarto. So salitan kami pumunta sa
pagtapos na silang kumain, saka lang din kami kakain. So salitan ganyan. So salitan. So, hindi kami nagpapangkita sa lahat. Nung kasagsagan nung symptoms niya, sabi ko sa kanya, dito na lang kami kakain. Ako na lang yung magdadala ng food. So ang maganda noon, nandiyan si na mama, si auntie to help us prepare the food para hindi na ako yung magluluto. So kuha na lang ako ng food, and nakatulong din yung mga hot meals na every time kakain kami, hot meals and yung mga supplements na iniinom namin. So nung time din na yon, may nagsabi sa akin, dapat lipat ka muna ng ibang room. Sabi ko, isa naman ako pupunta na room, lahat kami sakto dito sa room. Tsaka nandun na rin yung na-expose na rin ako, dito na lang din. Kasi kung pupunta pa ako ng ibang room, baka mas makery ko pa or something. So, and very thankful kami kay Lord that He guide us. Yes. Throughout the COVID journey we had. Talagang lahat na yata ng santo, lahat na yata ng pag-devotion ko na... na nagawa ko during those times, kasi nga siya parang hindi pa talagang alam ko hindi pa COVID ang tatapos, hindi pa siya. Yes, so kayo din, it's not COVID is a sickness that everyone can survive. Yan, so sa tamang kasi wala pa namang proper vaccine saka proper na gamot. So lahat ng nakikita natin sa online, mga ganyan, mga home remedies lang din.